Hey guys, it's me Jeanette and welcome back to my channel. For today's video, I will be doing another haul. So, ito yung first time ko na mag-haul ng Landmark product. So, ayan, I went to Landmark yesterday and ayan, nakapamili tayo ng konting skincare, konting makeup and all of that. So, ayun guys, if you wanna know the products that I bought, please keep watching. Guys, ito na nga yung aking napamili. Nasa isang plastic lang siya kasi maliliit lang yung products niya, pero sunog na naman tayo, guys. So, ayun, ipapakita ko na sa inyo one by one yung mga nabili ko. So, guys, ha, yung mga napamili ko, halo-halo na yung papakita ko kasi parang hindi yata nila naayos ng in parang per brand yung products. So, ayun guys, makeup, skincare, and kung ano man ang nabili ko lang. So, ayun. So, yung unang nabili ko ay, dito muna tayo sa isang paper bag na to. Ito. Ito yung brow drawing guide. So, ito siya. Oops. Hindi makita, girl. Ayan siya. And then, ang alam ko, marami yung ganitong parang kung anong tawag dyan na guide dito sa loob. Pero yung nakalabas lang is this one piece. So, ayan. Ito, 59.75 pesos ito. And then, next one is this. Ito naman, gusto kong gumawa kasi ng review on this one. Tsaka yung dito sa brow drawing. Kaya bumili ako. So, ito yung eyeshadow naman na parang guide. So, ayan. Marami din siya sa loob na laman. Isa lang yung nakalabas. So, ito naman ay 69.75 pesos. And then, ay guys, hindi ko na pala sasabihin yung price, no? Kasi medyo matatagalan tayo para medyo mabilis lang kasi baka ma-board kayo. Medyo madami-dami to. And then, yung next one is this. Ayan. Bumili ako ulit nito. Pero yung pink yung tinay ko. Dati kasi yung ginagamit ko ay ito. Yung maliit lang pero naubos ko na siya kasi maganda siya. So, ito yung micellar water from L'Oreal. And ito yung malaki yung binili ko ngayon kasi mas makakamura ka. And ayan siya. Yung pink muna yung trinay ko kasi this is for parang normal to oily combination skin. Ito for, ito for oily combination. So, dito tatry ko na lang to kasi walang malaki pa na ganito. Wala pa kasing malaki na ganito dito sa atin. So next is this. Ito yung fake nails. Gusto ko rin kasi gumawa ng tutorial on how to apply this sa mga fingernails natin. So, ayan. Sobrang cute kasi ombre siya na parang purple and pink. Eyebrow tweezer. So, bumili ako nito kasi hindi ko siya balak pang eyebrow. Balak ko siya pang pag naglalagay ako ng mga false lashes, ganun, baka mag-work siya. Kasi wala akong makitang tweezer na parang pang false lashes. So, ayan siya. And then, next is this. Ano ba ito? Ito siya. Parang spatula ba to? Ayan. Kasi 9.95 lang. So, bumili na ako. 5 pieces siya. Bet ko to pagka sa wax. Sa wax na ginagamit ko and all that. Tapos, next is this Ever Bilena Pro Brow Duo. Ayan, bago to ng Ever Bilena, kaya bumili ako. So, titingnan natin kung magagawan ba natin ng review ito. So, ayun guys. And then, next one is this spatula again. Pero this one is very cute. Ito siya, ganyan siya. Parang washable talaga siya. Hindi siya wooden tulad nung pinakita ko kanina. And four yung binili ko is parang acne remover or blackheads remover. Ayan, yung merong dulo and then may pang trick something, ganyan. Naisip ko bumili na to kasi nawala yung ganito ko. And ginagamit ko to minsan pagkuha ng mga blackheads and whiteheads, ganun. This Maybelline Hyper Tight Liner. So, ayan siya. Ayan. Ito yung itsura niya sa loob. Ito maganda to. Nakita ko to kay Miss Ann Klutz, kaya bumili ako. Careline naman. Ito yung Careline Go Long Mascara. So, ayan. Bago rin nila ata to, I think, kasi wala ako nakita sa counter dati ng ganito. So, bumili ako.
And then, bumili rin ako nung isang klase niya. Yun kasing isa is go long. Ito naman, parang go big. So, parang pang volume ng eyelashes naman to. Volumizing, ito lengthening. So, ayun. And bumili din ako nito. Bala kong i-review to. Ito yung L'Oreal na Infallible Total Cover. Ito, re-reviewin ko to one of these days. And ito, ang ganda kasi 700 pesos. And nag-sale siya ng 499 pesos na lang. So, ayan. Punta na kayo sa Landmark, guys, para matry nyo siya. So, one, ito mga pink sugar na ata to. Ito, gusto ko kasing gumawa ng one brand makeup tutorial. So, ayun. Ito yung isa, yung Arlil Secret na Concealer from Pink Sugar. Ayan. And then, from Pink Sugar again, itong concealer naman na liquid. Yun siya. And then, itong Sweet Cheeks HD Cheek Color. Yun siya. I think, ano ba to? Open nga natin. Cheek Color. So, blush on? Blush on siya si... Ah, hindi. Highlighter, girl! Highlighter siya. Sobrang ganda. Gagawa natin yan ng one brand makeup tutorial. So, ayan. And then, next one is this eyeshadow quad. Ito. Ayan. Oops, teka. Nagkalat na, guys. So, next one, ang init. Oh, init. So, next one is this Pink Sugar Honey, I'm Good Eyebrow Kit. So, eto. Nakita ko to kay Miss Ann Klutz. Kaya bumili ako. Reviewin natin yan. Na liquid concealer from Ever Belena. Ayan. Ngayon ko lang to nakita. Kaya ngayon ako bumili. So, next one is this Pink Sugar na Lip and Cheek Tint. Ayan. Lip and Cheek Tint pala to. Teka nga. Ah, okay. So, kala ko ano lang to, lipstick. So, Lip and Cheek Tint pala to. So, ayan, ang ganda. Excited ako gamitin to. From Elena Cosmetics. Ito, hindi ko makita yung ibang binili ko. Siguro na nakamix sa iba. Pero ito from Elena, gusto ko din gawa ng one brand to. One brand makeup tutorial. So, ito naman yung lipstick ng from Elena Merino. From Elena Mineral Cosmetics. So, this is in the shade Love is Amazing. So, maganda to. Makikita nyo na lang, guys. Hindi ko nabubuksan kasi makikita nyo naman to sa tutorial ko. So, next one is this from Elena again. Ito, blush on naman to. Pwede ring eyeshadow, pwedeng highlighter in the shade Caress. Ayan, ang ganda niya. Ayan. Malit lang siya, guys, and medyo pricey siya, pero carry boom boom. So, ubos na yung dito. Next paper bag naman ay this one. So, ang laman naman ito, halo-halo din. So, yung una, ito. This is the Eskimo Pimple Fighting Facial Wash with DermaClear Formula. So, ayan. First time ko itong gagamitin. Mahilig ako sa mga gantong facial wash. Kung napanood nyo... Ay, mag-focus. Kung napanood nyo yung aking skincare favorites, isa yung gusto ko doon, yung Pond's na Acne Clear. Ito, parang ganun siya, pimple fighting. And yung Eskinol kasi yung ginagamit ko pang toner. So, parang ganito yon. Nilalagyan ko ng Dalasensi and all that. Pero ito, tatry ko ngayon. Sana maganda siya. And then next, ito, another fake nails. Ayan, color, ano ba to? Purple. Sobrang cute. Hindi ko alam kung bakit ang dami kong binili. Parang tatlo ata yung binili ko na ganito. Pero isang beses lang naman ako magtututorial. I'm being impulsive again. Kaloka. So, ayan siya. And then, next is this. Ito yung LA Colors I Love Makeup Contour Palette. So, ayan. Kung mapapansin nyo, guys, meron siyang line dyan. And, binili ko na siya. Isa lang siya. Isang product na lang siya or isang item na lang siya na natitira doon. Yung iba, yung isang variant na... ito yung gusto ko kasi parang more on yellow, more on warm colors. Tapos may ano pa siya, parang pwedeng highlighting powder ito. So, ayun siya. Pero okay na din. Kasi parang may crack lang naman siya, pero hindi naman talaga siya totally basag. So, okay, kinuha ko na din. Pero sinabi naman sa akin ng sales lady na ganun nga. Pero sabi niya, kung gusto ko, pwede ko naman siyang kunin and ganyan. Kinuha ko na nga.
So, next is this. Ito yung nail glue. Alam ko meron akong ganito, pero hindi ko makita kung nasaan. So, bumili na lang ulit akez. Kasi 50 pesos lang naman siya. So, next, ito, from Pink Sugar. Ito yung Arlil Secret na foundation. So, ayan siya. I'm in the shade, ano pala, light medium sa kanila. Kasi yellow undertone yun. So, next one is this. Ito yung from Elena again. Ito yung pang-bronzer ko. Pwede ring eyeshadow, pwede ring contour, ganyan. Ito, yung pang-highlight ko. Ayan, from Elena. Pwede ring eyeshadow, ganyan. Oops! Next is this. Ah, ito na. Ito na yung foundation, I think. Ito na ata yun. Yung foundation and concealer nila. Ayan. I'm in the shade Sheer. Next one is this. Ito, eyebrow razor. Ayan. Bumili na ako kasi mapupurol na yung mga nandito ko sa bahay. So, ayan siya. So, ubus na yung nandito. Konti na lang. Tapos na us, guys. And, ayan. I have more here. Ito yung L'Oreal Super Liner. Ito, mga gel liner to. Ayan. Gusto ko gumawa ng tutorial using this one. Kaya bumili din akez. So, ayan siya. So, next is this one. Ito yung parang lalagyan ng foundation ng Elena. Kasi wala na sila nung merong brand na Elena. So, naghanap na lang ako ng parang ibang lalagyan ng pang loose powder. So, ayan siya. Oh, init. So, next one, guys. Ito, matagal ko nang hinahanap sa mga SM. Wala akong makita. Sa Landmark lang pala meron. So, ayan. Ito yung Top O or Topical Oxygen Supplement na Facial Spray. Ayan. Pang ano to, face hydration. Ganon. So, pwede ko rin siya gamitin siguro ng ano, before makeup. Ganon. Last na. Okay, last na, guys. Ito, binili ko. Hindi ko alam kung bakit ko binili. Hindi naman ako mahilig mag-powder. Pero ito yung Angel's Breath Baby Powder. Kasi inamoy ko siya. Na-miss ko yung childhood ko nung nakita ko siya. And pagka-amoy ko, ang bango, grabe. Kasi ang alam ko, face out na to. Pero sa Landmark, meron pa nagbebenta ng powder at saka yung colonia. So, ayan siya. So, ayun na, guys. Lahat ng mga products na kuha ko or nabili ko sa Landmark. So, sana nagustuhan nyo and hindi kayo na-bored dito sa video na to kasi nag-enjoy ako na ipakita sa inyo. Baka gusto nyo rin kasing i-try. And, ayun, first Landmark haul ko to. Tignan natin kung may susunod pa sa ibang area naman siguro ng Landmark. So, ayun guys, dito ko natatapusin tong video. I hope you enjoyed watching this video. And if you did, please don't forget to hit the thumbs up, comment, and subscribe. Thank you for watching! Bye!